Handa na po ba tayo magpulis sa Panginoon? Thank you.
Bagong taon at kaya po kami Panginoon ay nandito ngayon.
salamat, Panginoon Lord God. Kami po'y nagtitipon upang magpasalamat, Panginoon Lord God, sa mga dakilaan, sa bawat buhay namin, magkakapatid, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, na kami, Panginoon, hallelujah, ay binigyan mo ng pagkakataon upang magkasama-sama, Panginoon, upang mag-aralan muli ang iyong mga salita. Sabi ko nga, Panginoon, na may dalawa o tatlo na nagtitipon. Ikaw po, Panginoon, ay nasa kalagitnaan. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, Lord God. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga espiritual na puso, espiritual na mga mata, at espiritual na mga tenga, Panginoon, upang mas lalo namin maunawaan ang iyong mensahe, Panginoon, Lord God. Salamat, Ama, sa pagpapahal mo sa amin, Lord God, na walang katulad, Lord God. Hallelujah, Lord, tago po ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang pumatok sa bawat puso ng bawat buhay na nandito, Panginoon, Lord God. Pinabalik namin ang kakapaging Ama, ang lahat ng pagpuri, mas salamat sa iyo sa mga nangangalap at ang panagong Espiritu. Amen. Magandang buhay po sa ating lahat. Hallelujah. Natakot ngayon po tayo ay nagse-celebrate ng larawan ng Yuli Kaiha ni Kuya George. Hallelujah. Ay, muli po nating gunitain ang pag-ibig ng ating Amang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. In Genesis 1:26, hallelujah. Huwakan mo nga na. Amen. In John 3:16, sabi nito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." So lagi po natin itong nadidinig. So lagi po natin nakikita dito kung gaano magmahal ang ating Panginoon, Diyos, para sa bawat isa sa atin, kung gaano tayo ka-special. Hallelujah. Nung muna pa man, hindi ka ang tao. Talagang sobrang special ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Nilikha ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan nating mga, ng kanyang mga anak bago palikhain ang kanyang mga anak. Amen. So, doon pa lang po makikita na natin na sobrang tayong minamahal ng ating Amang Diyos na nasa langit. Amen. Ako po, talagang sinasabi ko, bilang isang magulang, ang pagmamahal ko sa isang anak, talagang hindi po ito matatawaran. Wala po itong duda, 100% na talaga ito, ang pagmamahal ay tunay na mararamdaman natin sa ating mga anak. Kahit ang ating buhay, kaya natin ibigay. Kahit yung ating hilinga, kaya handa natin ialay sa ating anak. So, ganun din ang ating Panginoon. Lahat ng bagay kaya ibibigay niya para sa atin dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin. Ngunit, tayo mga anak, hindi tayo 100% na mahal natin talaga ang ating Ama. Tama po. Kaya tanging ang Diyos lamang. Kaya po mga kapatid, napaka-bless ng isang mga magulang na pinagkalooban ng isang anak upang o pinagkalooban ng isang magulang upang tunay na maranasan yung talagang genuine na pag-ibig. Amen. Dahil sa ating mga anak, nararamdaman natin yung tunay na pag-ibig at nararamdaman natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Kaya, sa buhay natin ito, dapat talagang hindi tayo mag-worry kasi talagang ang sabi ng Panginoon, do not worry about tomorrow. Dahil may plano ang Diyos kung bakit tayo nandito. Kaya lamang tayo nagkakaroon ng pag-aalala sa ating buhay, sinisira lang ni Satanas ang ating pag-iisip upang may makasama siya sa kanyang pupunta. Si Satanas talaga, defeated na siya. Wala na siyang pupuntahan, wala na siyang pag-asa, wala na siyang kahantungan kundi condemnation na. So tayong mga anak na nilalang ng Panginoon, hallelujah,
is may plano talaga ang Diyos para sa atin kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Amen. Kaya kadalasan kung hindi natin naunawaan ang salita ng Panginoon, marami tayong hinihiling. Lord, bigyan mo ako ng poging boyfriend. Lord, bigyan mo ako ng magandang mapapangasawa, magandang buhay, magandang ano. Ngunit ibinigay na ng Panginoon para sa atin. Kumbaga, abot kami na. Amen. Kaya lang talaga, ang usapan dito, kung paano ba talaga tayo humingi, kung paano ba tayo tumawag, at kung paano ba tayo lumapit. Amen. In Jeremiah 29:11, sabi po dito, talagang napakagandang verse hanggang 13, sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. So may plano talaga ang Diyos para sa buhay natin. Ibig sabihin, ang pagtingin niya sa kanyang mga anak ay pantay-pantay, walang favoritism ng ating Panginoon. Amen. Hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Amen. Tunay na wala nga po talagang nag-iisip ng masamang plano para sa kanyang anak. Puro mabuti. Kaya nga po tayo nandito lahat na nasa abroad, alang-alang sa ating mga anak. Ito'y mga plano na magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So napakaganda po ng pangako at plano ng ating Panginoon para sa ating buhay. Kaya kailangan po talaga natin na panghawakan natin ang salita ng Panginoon upang hindi tayo ma-deceive ng ating kalaban. Kasi yung kalaban talagang gusto niya tayong hatakin at hilahin. Siya lamang ang wala ng pag-asa at defeated na siya. So number 12, maganap ito kung kayo tatawag, sabi nito. Kung maganap na ito, kayo tatawag, lalapit at dadalangin. Tandaan po natin tatlong salita na nabanggit. Tayo tatawag, lalapit at dadalangin. So ito po yung ating katungkulan ng isang tao na nilalang ng Panginoon. Na walang iba tayong gagawin kundi nagugutom na ka. Amen! Hallelujah! So kung tayo tatawag, siguraduhin natin, huwag tayong titigil hanggat hindi tayo sinasagot o hindi tayo pinapakinggan. Kung tayo lalapit, siguraduhin natin, lumapit tayo ng buong puso upang tanggapin niya tayo, upang makita natin o maranasan ang presensya ng Panginoon. At kung dadalangin tayo, hallelujah, dapat talaga nataintim tayo. Sapagkat ang nakikita ng Panginoon sa bawat puso natin, kung talaga tayo sincere, talagang ang Panginoon ay nahahabag sa bawat lumalapit sa Kanya. Ramdam natin yan. May paboritism tayo kung minsan yung kung sino lang yung malapit sa atin, kung sino lang yung thoughtful sa ating mga magulang, yun yung apple of the eye natin. Tama ba? Amen. Kasi tao tayo. Pero si Lord, pantay-pantay. Ang anuhan nga lang natin, ang kalamangan lang natin, kung tayo ay mapag, kung lagi tayong lumalapit at humihingi at dumadalangin sa Panginoon. Yun lang po yung nakakaangat sa bawat gumagawa ng ganun. Number 13, kapag hinarap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. So ganun pala, napakaliwanag, no? Hindi tayo magtataguan ng Diyos. Kung minsan iniisip natin, pag hindi na tayo naging answered prayer, nasa na kaya ang Diyos? Nadidinig kaya ng Diyos ang aking mga panalangin? Nandito ba siya? Napakaliwanag po. Sabi nito, kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ang sabi daw doon, buong puso. Kaya kadalasan kapag tayo naghahanap, nasa harapan lang natin na sabihin ng ating nanay, hanapin mo ng mata mo, huwag yung bibig mo. Kung may isa, sabi ng nanay mo, nandun anak, sa loob ng kaldero. Doon matatagpuan yung hinahanap mo. So, ibig sabihin, pag hinanap daw natin ang buong puso, ang ating Panginoon, matatagpuan natin siya. So, ibig sabihin, talagang lubos-lubos natin siyang tinatawag, hinahanap, matatagpuan natin talaga. So sabi rito, tapos na po yun, sabi rito sa Psalms 139:13-14, For you created my inmost being, you knit me together
You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Sabi po sa Tagalog, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ibig sabihin, nakaukit. Sabi nito sa 14, pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. So dapat pala pagpupuri natin, magkaroon din pala tayo ng banal na takot sa ating Panginoon na handang ng pagpapakita ng ating pagpupuri sa Kanya. Amen. Sa John 5:4, sabi nito, for everyone born of God overcome the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So we are overcomer. Amen. Victory na tayo. Hindi pa tayo nagsisimula ng ating course of victory na tayo. Amen. Kaya po, sabihin, kaya nga makikita ninyo, hindi lahat na nakatapos ng pag-aaral ay ano na. Pero lahat po talaga, kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral, high school graduate ka lang, ang labanan dito yung malapit ka sa Panginoon at pagpapalain ka. Amen. Kaya, victory talaga tayo sa bawat taong na nabubuhay dito. Mayaman ka man, mahirap ka man, may ningipin ka man o wala. Basta humihinga ka, ibig sabihin, victory ka. Bakit ka mo? Sabi rito sa Romans 8:38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa akin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan at ang kasalukuyan o ang hinaharap. So, talagang hindi po talaga tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya lang, tayo lang mismo talaga yung kusang humihiwalay dahil lang gusto nating mag-iba ng daan. Pero ganun pa man, nakita natin yung prodigal son, kahit gaano man siya lumayo, ganun pa rin katsagang naghihintay ang kanyang ama. So makikita po natin, ano, from the beginning, we are already victory. Hallelujah, isipin lang natin, ano, in our battle, nung una pa lang tayong ginagawa ng ating magulang, million of count of sperm cell. Mumpuli na ako, patawad. Amen. Imagine niyo kung gaano tayo karaming nakipag-battle sa 1 million siguro yon sa mga kapatid natin, pero tayo nagsipag-apura, alam natin yung buhay na papunta sa hundang ating nanay. At kaya tayo pinagbuntis ng ating ina, victory na tayo. Pero talagang meron pa rin hindi, yung ibang mga hindi pinalag na buntis na, kalungkutan pinalaglag. So kung iisipin talaga, tayong mga nabubuhay na may hininga ngayon dito, ay victory na. Kaya ang sabi, everything has a breath. Praise the Lord! No, na kinakailangan natin, na kailangan natin papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. Amen. Natural, kung ikay tamad, huwag kang aasang may makakain ka. Kaya ang sabi ng Diyos, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya nasa sa atin na lang yun kung gusto ba nating ano yung maging status ng ating buhay. Hallelujah. Na kailangan nating manampalataya lamang tayo sa Diyos upang magkaroon tayo ng buhay na masagana. Actually, talagang masagana na eh. Hallelujah. Kaya lang talaga, ang kailangan lang natin talaga is maging grateful tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon na kung ano man ang meron para sa atin. Isipin natin talaga hindi pantay-pantay yung ating sitwasyon sa buhay. Tingnan natin ang ating mga daliri, hindi siya pantay-pantay. Tingnan natin ang ating mga mukha, although kahit sinabi ni Lord na kawangis tayo, pero hindi tayo magkakamukha.
Kung may mga pangarap man tayong hindi natin nakakaripagkos, kailangan po nating mag-ask kay God kung ito ba'y karapat-dapat o hindi karapat-dapat, kaya hindi natin natatanggap. Wala pong hindi takumpay sa mga anak ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga, kung gusto mong lahat na matanggap, pagsigapan po natin hanapin yung kalooban ng ating Panginoon sa Matthew 6:33. Amen. Ano to yun? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakalinaw. Hallelujah. So dapat wala na po tayong pag-aalinlangan pa. Tingnan nyo nga yung ano mga katabi nyo, kung masaya ba o... Masaya po. Masaya po. Masaya po. Masaya po. Masaya po. Masaya tayo kasi victory na tayo. Amen. Amen. So ayun. Doon lang po nagtatapos. Baka nagugutom na kayo. Salamat sa Panginoon at tayo pinagkakaisa. Dahil alam niyo po mga kapatid, lumapit lang tayo sa Panginoon. Kung tayo nanghihina, kung tayo may mga pagkukulang, humingi tayo ng tawad at ang Panginoon ay handa magpatawad para sa buhay natin. Sapagkat ang lumalapit sa Kanya ay hindi mapapahiya, mga kapatid. Tunay na tayong mga anak ng Diyos, kaya ipakita natin talaga yung tunay na pagmamahal natin sa ating Panginoon. Walang mahirap para sa Kanya, pagkos talaga ibinigay na sa atin ng Diyos. Kailangan natin talaga na i-claim na ng lahat. Amen. At saka manghingi tayo yung naaayon lang sa sitwasyon ng ating buhay. Baka humihingi ka ng sasakyan, hindi ka na marunong mag-drive. Amen. Baka humihingi ka ng... Tama po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo sa manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming narinig, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na mapagmahal sa amin, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, Lord God, ang lahat na narinig namin mga salita, Panginoon, ay ikip-kip namin sa aming puso at isipan, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, ni hindi mo kami iiwan hanggang sa katapusan ng mundong ito, Panginoon. Ikaw pa rin ang aming mga kasama, Lord God. Lord, pinapalayas namin ang lahat ng gawa ng kalaban at sinasaksak sa aming isipan na kami ay walang halaga. Magkos, Lord God, Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, victory po kami sa aming buhay, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagpapala, Lord God, sa lahat ng blessing, sa hininga, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Nawa, Lord God, hallelujah, manatili ang bawat isa, Panginoon, hanggang wakas, Panginoon, o pagmakasama mo, Panginoon, Lord God. Lord, hipuin mo, Panginoon, ang mga kapatid namin may mga panghihinang loob, Panginoon. Lord, hipuin mo po sila, Lord God, at muli niyo pong ipaalala, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, na hindi mo kayang tiisin ang iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah, at hindi mo kayang pabayaan ang iyong mga anak na may kusang at pumupusong humlumalapit at hinahanap mo po ng lubusan, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, Lord God, hallelujah, na mas lalo mo po pong pag-itingin ang aming pananampalataya at pag-apuyin mo po, Panginoon, ang aming na may kasiyahan at mainit, Panginoon, na pumilikod sa iyo, Ama. Binabalik namin, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal mong Espiritu. Amen. Amen. Tayo ay magiging bata at tayo ay magiging dalaga. So ang ating pong palaro, games po. So may pinrepare po ang family po nila sa giveaways po or gifts para po sa bawat isa. So ang una ko pong to receive worth 100,000. Thank you po, Secretary.
Sige po. So, tignan natin kung gano'n natin kakilala sa ating ibigay si Ate Ana. Siyempre, lalo ng mga kabataan, ha? Kailangan patunayan nyo, ha? Sige, 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 sige po. Ang unang tanong ko po, ang unang tanong ko po, ano po ang kumpletong pangalan ng ating birthday girl? Ha ha ha!
ako na nagbigayahin. Namasahin pa natin ang 75. Okay, bring me. Shoulder.
Isang taon din ikot. Special po na friend ni Alex, the same.
Pogya! Hello, Moses! Pogya! Si Kuya Matthew. Thank you.
natin, lalo na po sa lugar ng mga aragon. So, ang calling on, Tito Evans! Describe her. Ano ba ang ating ilang?
for blessing yan sa life po natin. So, we will start with Ate Althea Karoche.
Sana ma-appreciate mo to. This is from my heart. Amen. And I love you with the love of Jesus Christ. Happy birthday, Ate Alex. Amen. So, next po, I'm calling on one of the ating friend is Ate Kimberly Sato. Yan. Yan ang Lord. Happy birthday, Ate! Misis na pala yan. Pamayara pala. Ano bang kinakabahan ako? Talagang I'm so amazed, you know, sa... the beauty ni Alex today, she's really beautiful. Si Ate, right beside a lot of similarities in life, really big things. Pajama, jacket, gano'n. Nakikita ko na talaga yung self ko kay Alex. And I really treat Alex as my like smaller sister. Talagang iba yung tingin ko kay Alex talaga. In her young age, I can really see a pure love from her heart. Kasi, I am one of the witnesses I saw yung during that time na hindi pa talagang fix and reconcile yung family niya. So, nakikita ko yung difference ngayon na buhay ng talagang family niya, reconcile family. And I've seen that reconciliation really made her whole. Yun po talaga yung nakita ko talaga kay Alex. And I'm really, as I see you now, I'm really grateful to God na you're growing in the love of God and in the love of your parents because we, yun lang po yung gusto talaga namin sa parent na makasama yung anak kasi iba yung love, iba yung pagkabuo ng pagkatao ng bata pag kasama niya ang parents. So, happy birthday once again, Alex, and I really pray also na yun nga, as Ate Melissa said, grow more in the Lord. Grow more in the Lord and never stop believing. Never stop pursuing your dream. Dream big. And if yung na yung sinasabi nga, di ba, na if it doesn't make you scared, then maybe it's not worth it. So dream big. And when you dream big, if you get scared, that dream is worth it. Di ba? Amen. Amen. So, Ate Kim po is one of the music song leader po din. Next is, I'm calling on one of the dancers also sa tambourine. Yuni lang din kasama ni Ate Alex po. So, I'm calling on Ate Lenny. Yan, nahalos kasabayan niya ni Alex. Ayan, halos kasabayan niya si Ate Alex po to start it up. Ayan, happy birthday, Ate Alex. Hindi ko lang pahabahin pa ka kapisis. Salamat sa buhay mo, salamat sa Lord sa from the 12 years na ginabayang ka ng Lord. For the first time na nakita kita, nalala kayo na kita, Alex, dito ka sa tabi ko, sabi mo, nung po, sarili po ako ng alam, diba, binigyan kita ng tapayo, continue to serve lang ang Lord, and obey mommy and daddy, obey, ang kumira sa Lord. Happy birthday! Ang gift ko sa iyo, iba yung sasabi, baby? Ayaw niyo masyang nga ng sasabay ang sagit. Hindi, thank you, Ate Lenny. Next is, I'm calling on Ate Christine Aguja. So, kasama niyo po ni Ate Alex sa dance, sa tambourine dance ministry. Yeah.
love doing this yung talaga. Surprise, huwag mo daw sabihin. Ayaw na sabihin. Yeah. You see, ngayon parang nakita natin
woman of strength. Just
look to the future. So as you enter your adolescence, sometimes you may feel confused, you may feel fear, doubt. Yung mga moment na yun eh, ganun yung mga ilan na ganun. So always seek God, okay? Always seek God. And then, lagi mong hanapin si Lord, lagi mong kausapin si Lord, every time I feel scared, every time I feel sad. Kasi may mga moment na ganun eh. That age, minsan na yung anak ka, nalilito ka, you are in doubt, or you're confused, always call upon God. And the second is respect, honor, and obey your parents. Amen. So it kasi whatever they did, at kung ano man yung mga ano nila sa iyo, it's only for your own good. Even you don't understand, and it's really all for your own good. Amen. So you respect and honor your parents. They love you so much. Amen. And we are here, your family. We love you so much. Amen. Huwag kang masasad, huwag kang matulungkot. Every time you need someone to talk, just kabilang parto lang tayo. Happy birthday. I love you. Amen. Thank you, Ate Christine. Next is Mommy Kay. Po. Sa lugar po ng mga Aragon din. Nananayan po. Amen. Kasama din po ni Ate Alexa. That's Ministry. Yung prayer ni Kuya Joji na mabuhay yung family niya. So, yun nga po, so mga prayers ng mga JJ ng ating mga kapatid. At pinayin naman natin na mangyari po na magpa-reconcile sila. So, thankful po ako sa kay God dahil po binigyan niya naman po yung isaya ni Kuya Joji. And second po, yung po rin na yung pagdating po ni Alex dito, so, kasama si Kuya Joji. So, ang sesin ko rin dumating siya kasi iniyakap niya ako agad. Parang feeling ko, yung parang welcome na welcome siya agad sa, yung pangako, ano niya agad sa buhay niya. Or feeling bilang dala siguro, or na naman na magkita. Yung kasi nag-alala sa kanya. So, ang saya-saya ng puso ko rin na ang ama na ito, Alex, maugmahon si Ate Kate sa inyo. Tsaka, I'm so blessed sa buhay niya, sa ginamit siya ni Lord. Siya ang pinakabata. Ako pinakabata siya, yung sa tambourine. So, hindi nga, yung age, hindi siya hadlang para mag-trend kay Lord. So, the joy of our heart. The joy of the Lord is our strength. So yun lang, Ate Alex, wish ko, prayer ko na makatapos ka, maging, I know na magiging mabuti ka sana kasi nga mabubuti ang mga parents mo. Glory to God. So thank you. I love you, Ate Alex. Praise the Lord. Salamat, Mami Kate. Now po, sana po, ay, kaligado ko pala sa kanya. Lagi mo ini may ilikuran daw. Marurunduman mo. Kami lang nakaharap. Pagpapasahin ang bilis. Amen. So I'm calling on one of our pastor na po sa JCAC. Ito po, nanay ng lahat to. Mapamata, mapamatanda. Nanay ng lahat. Pero po siya ay younger pa po. So, pagkati ng Lord po sa buhay po ni Pastora Jessamine. Kahit sa kabisihan ko, gustong-gusto po ako niya kasama ko sa faith house. So,
gusto rin niya magpastura. So, she can walk on it because this is very important. Kasi for me, I used to give a gift like this kasi I know this is alive for us. So Alex, this gift is really for the kids. It's a Bible for the kids. And you love it because this is very important. Mga bata pa po yung mga pastora natin. Mga 110 pieces na po. Tinawag na maging nanay-nanaya ng mami. Ano doon na pala? Amen. Praise God. So, gusto ko lang basahin yung word na ito. Jeremiah 1:5. Sabi dito, Happy birthday, Alex. Happy birthday and which year you are already in ages. Amen. So,
glory to God. I enjoy your 12 years now. And then your 12 years you see that I'm born. Because next year, you will be a teenager already. So, happy birthday again and God bless you. Amen. Thank you po, Pastor Rosalie. So, I'm calling on all the 12 treasures to have your picture together with our birthday celebrant. So, 12 treasures. Thank you.
We praise the Lord. So alam ko po, gutom ng bawat isa. So I just want to, you know, take an opportunity to, of course, first of all, alone, Jesus Christ, our Lord and Savior. Yeah, so of course, I'm very blessed. We are very blessed to celebrate this birthday, of course, with you, my brethren, na hindi nagsawa sa prayers talaga. So I am very blessed to see, you know, Alex growing up. And it's been my prayers, you know, she's the only one na talaga, siya yung element na symbolizes that I will never give up. And she gives me a lot of strength. So during those times, the battles, you know, so I was very blessed kasi sinamahan niya ako sa prayers. Amen. And then, this 2022, I really, you know, give glory to the Lord because, of course, it's never expected. Sabi nga ng asawa ko, you know, it's the same year, we got married, and then once again, we are all reunited. Amen. So I was very blessed to say, if you're gonna sum up, you know, the years that we've been together, siguro nasa less than 5 years lang. Amen. But now I cannot, you know, contain the joy in my heart. This is what the Lord promises us, you know, the real joy and peace. Amen. If you really seek the Lord and love Him so much. So this is the, you know, the fruit of all the prayers, the pain and the sufferings, everything, lahat ng mga magpapagal natin, diba? Which is, I'm very blessed about the revelation this year, that is Galatians 6:9, that we will reap the harvest if we never give up. Amen. So that's what we continue declaring. So I give glory to the Lord because from the ever since, you know, Lord gave me, I know, a wonderful daughter. That, you know, I'm confident and also in peace of the Lord because she's now in the right path because she's in the presence of the Lord. Amen. So we continue to declare life and peace for all of us. Of course, we're sa family namin, but of course, for all the life of my brethren. Amen. So yun lang, we are ready to share. Amen. Kung ano man yung mga goodness ng Lord sa family. So I hope everyone will be blessed as well. Amen. So palapakan po natin ang bawat isa. Of course, I give back all the glory and honor and praise to our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. So, mag-enjoy po ang lahat. May mga handa pa tayo. Amen. So, bago po tayo mag-proceed sa ating pong last part, which is our enjoying the food. So, once again, alam ko po, naniniwala po ako, we will all circumstances. Sila po yung proven that we have all the reasons to give thanks to the Lord. Kahit anong maging naging sitwasyon, the restoration, the reconciliation, ginawa ng Panginoon. Actually, one of the reason din po ng family is a thanksgiving po nila ito sa Panginoon. That's why they want to impart these blessings to every one of us. So, to God be the glory. So, maybe po ba tayo makalimit na simple word to our birthday celebrant. Bago po tayo i-close sa prayer po ng ating po Mala Pastor Nikki, including the prayer for our food. Any words na, before, any message? Thank you po sa lahat po. Hindi ko pa expect ito pong ang dami pong gifts ko eh. Gifts po lahat po kayo. Lumaki hanggang sa iyong pagtanda.
Bye.